Ngayon sa pelikulang ito ay malalaman natin kung paano naligtas ng isang sundalo ang kanyang mga kakampi sa gera ng hindi gumagamit ng baril. At ang pangalan ng pelikulang ito ay Hacksaw Ridge, ipinalabas ito noong 2016. Taong 1920 sa bundok ng Virginia. Naglalaro ang magkapatid na si Desmond at Harold Dos. Ito si Thomas Dos ang tatay nila, dinalaw nito ang kanyang kaibigan na namatay sa gera. Sinabi niya na pagkatapos ng serbisyo nila, parang hindi na siya kilala ng mga tao. Pag-uwi ni Thomas, nakita niyang nag-aaway ang mga anak niya. Tinuturuan niya ito kung paano dumipense sa laban, nagalit naman ang kanilang ina na si Bertha Dos. Nang makita ito, sa pag-aaway biglang pinalo ni Desmond sa ulo si Harold. Pilit nilang ginigising si Harold, papaluan naman ni Thomas si Desmond at nakatingin lang si Desmond sa larawan ng Sixth Commandment. Pinigilan naman ni Bertha si Thomas, at nagsisisi naman si Desmond sa ginawa niya. Kinagabihan naririnig ng magkapatid ang pag-aaway ng magulang, nakita ni Desmond umiiyak ang kanyang ina. Tinanong ni Desmond bakit ayaw sa kanila ng kanyang ama, sinabi naman ni Bertha na hindi sa kanila kung hindi sa sarili niya. Lumipas ang ilang taon, malaki na si Desmond, naglilinis siya sa kanilang simbahan nang makita niya ang isang lalaki na nadisgrasya sa pag-aayos ng sasakyan. Dinala niya ang lalaki sa hospital nang makita niya ang nurse na si Dorothy Shute. Lumapit siya at tinanong ni Dorothy kung ano ang kailangan niya. Para makita ng matagal si Dorothy, sinabi niya na magbibigay siya ng dugo. Sinabi ni Desmond na pangarap niya ring maging doktor. Tinanong naman ni Dorothy kung saan siya nakatira. Kinabukasan plano uli ni Desmond na puntahan si Dorothy at sinabi niya sa kanyang ina na papakasalan niya na ito. Pagpunta ni Desmond sa ospital, sinabi ni Dorothy na hindi muna siya pwedeng kuhaan ng dugo. Pabiro namang sinabi ni Desmond na gusto niyang kunin ang binigay niyang dugo. Binola ni Desmond si Dorothy at inaya niya itong manood sa sinehan. Dito nakakita sila ng naghahalikan at para may mapag-usapan nagtanong si Desmond tungkol sa trabaho niya. Sinabi ni Dorothy na dapat sa bahay pa lang alam na niya ang mga sasabihin sa kanilang date. Nakatitig si Desmond kay Dorothy at muntik na itong mabunggo. Hinalikan ni Desmond si Dorothy at bigla siya nitong sinampal, dapat daw ay nagtanong muna siya. Hindi nagalit si Dorothy at muntik na namang mabunggo si Desmond. Nagalit si Thomas nang malaman niyang nagpalista si Harold para lumaban sa gera. Tutol si Bertha dito dahil labag ang pagpatay sa utos ng Diyos. Hindi daw ito pagpatay ngunit para protektahan ang bansa. Tutol din si Thomas dito dahil ayaw niyang matulad si Harold sa kanyang mga kaibigan. Pumunta sa bundok si Desmond at Dorothy at dito lalo silang nagkaibihan. Sinundo ni Desmond si Dorothy para ihatid sa hospital. Sa sasakyan sinabi ni Desmond na kailangan niyang magpalista sa gera. Ayaw ni Dorothy, sinabi ni Desmond na tutulong siya sa gera pero hindi siya papatay, magmimedok siya para makatulong. Bumaba si Dorothy at nagalit, inaya ni Desmond na magpakasal si Dorothy. Sa sementeryo pinakita ni Thomas kay Desmond ang libingan ng kanyang mga kaibigan at sinabi na ayaw niyang makita ang mga anak niya dito. Sinabi ni Desmond na pati siya ay nagpalista at gusto niya lang magmedik. Sinabi ni Thomas na hindi uubra ang idea niya dahil ito ay gera. Sa pagpapaalam ni Desmond kay Dorothy, binigyan siya ng Biblia nito. Sa loob ay may larawan ni Dorothy. Pagpunta ni Desmond sa barracks, nakilala niya ang iba niyang kasamahan sa grupo, si Randall Fuller, Milt Zane, Grace Nolan, Smithy at iba pa. Bumaon ang kutsilyo sa paa ni Smithy. Pumasok si Sergeant Howell para sa inspeksyon. Dito isa-isang binigyan ni Howell ng pangalan ang mga sundalo. Napansin niya ang kutsilyo sa paa ni Smithy, tinawag niya itong private idiot, at dahil sa payat na pangangatawan ni Desmond, sinabihan niya ang corporal na ilayo ito sa malakas na hangin. Inutusan niya ang lahat na lumabas ng magsusuot ng damit si Zane. Pinigilan niya ito at sinabing mag-training siya ng nakahubad. Sa unang pagsasanay, tinuruan sila kung paano magtali ng bowline at natawa si Desmond dahil sa mali ang taling ginawa niya. Sa patuloy na pagsasanay nila mahusay ang pinakita ni Desmond at nagustuhan naman ito ni Howell. Ngunit nang sila ay tuturuan na para humawak ng baril, dito ay sinabi ni Desmond na hindi siya hahawak ng baril at papatay. Nagalit si Howell sa narinig niya at pinapunta niya ito kay Captain Jack Glover. Gusto lang niyang maging medic at di siya magsasanay tuwing Sabado dahil siya ay mananalangin. Dito pinaliwanag ni Desmond na siya ay Seventh-day Adventist. Pero sinabi ni Captain Jack na lahat ng utos niya sa lugar na ito ay masusunod. Pinahiya ni Howell si Desmond sa mga kasamahan niya at sinabing huwag asahan si Desmond sa laban, hindi sila tutulungan ni Desmond dahil sa kanyang mga paniniwala. Nagsimula siyang pagkaisahan ng mga sundalo, sinapak siya ni Smithy para gumanti siya ng suntok.
Tinasabihan siya ng duwag, inuubos ang kanyang pasensya ng mga ito para siya ay lumaban. Pinunta siya sa psychiatrist at sinuri ang kanyang pag-iisip. Ngunit bigo silang tanggalin si Desmond dahil matino ito, at pinagplanuhan nilang tanggalin si Desmond sa pamamagitan ng rahas. Pinaglilinis siya ng banyo, patuloy na pinapahiya, at sa gabi ay binubugbog siya ng mga kasamahan niya. Dito tinanong siya ni Smithy kung bakit hindi pa siya umalis. Kinaumagahan tinanong ni Howell kung nasan si Desmond at nakita niya ang sugat sa mukha nito. Naawa siya at sinabihan niya si Desmond na oras na para siya ay umalis. Ngunit sinabi ni Desmond na may mga dapat pa siyang gawin kaya hindi pa siya pwedeng umalis. Sinabi ni Howell na ituro ang mga bumugbog sa kanya. Sinabi ni Desmond na hindi siya binugbog, at nakuha niya ang mga sugat sa kanyang pagtulog. Nakikita na ni Howell na hindi duwag si Desmond. Sa araw ng kasal ni Desmond at Dorothy, hindi pinayagan na makaalis si Desmond dahil kulang ang training niya. Kailangan niyang ipakita na marunong siyang humawak ng baril bago siya paalisin. Kasimbahan. Habang hinihintay ni Dorothy si Desmond, tinanong ito ng pari kung darating pa ba si Desmond, at naninwala siyang ito ay darating pa. Ngunit matibay ang paninindigan ni Desmond, kahit sa araw ng kasal niya ay di siya humawak ng baril. Sinabihan siya na dadalhin siya sa korte at ikukulong dahil nilalabag niya ang batas ng military. Binisita ni Dorothy si Desmond para kamustahin at dito gusto ni Dorothy na gawin niya na lang ang inuutos sa kanya ng mga sundalo. Ngunit nanatiling buo ang loob niya na panindigan kung ano ang kanyang paniniwala. Sa kanyang paglilitis, sinabi niya na dinibdib niya ang nangyari sa Pearl Harbor. Sinabi ni Desmond na hindi niya kayang manatili lamang sa loob ng bahay habang ang iba ay nakikipaglaban sa gera at binubuwis ang buhay. Dumating si Thomas, suot-suot nito ang dati niyang uniforme at dito pinaglaban niya ang karapatan ng kanyang anak. Binigay niya ang hawak niyang papel sa judge at dito sinasabi na protektado ng batas ang karapatan ni Desmond na hindi humawak ng baril dahil sa paniniwala niya at pwede siyang magserbisyo bilang medic. Dahil dito pinayagan na rin siyang umalis pang samantala para makasama si Dorothy bago siya sumabak sa gera. Papunta na ang lahat sa gera ng makasalubong nila ang mga truck na pauwi at puno ito ng mga patay. Sila ay nagpahinga sa kubo. Ito si Herb Schaefer. Isa rin itong medic at sinabi niya kay Desmond na tanggalin niya ang lahat na Red Cross na suit niya dahil inuunang patayin ng mga Japanese ang mga medic. Ito ang bundok kung saan nangyayari ang gera. Tinawag nila itong HackSaw Ridge. Mausok ang lugar at dahan-dahan silang naglalakad papunta sa mga kalaban. Biglang bumangon ang lalaki at napasigaw ang kasama nila. Dito nagsimula ang Bar-Ilan. Marami agad ang napuruhan sa grupo nila Desmond. Matapang na lumusob si Smithy sa mga Japanese, papaluan siya ng lalaki pero tinalunan ito ni Desmond. At pinagbabaril ni Smithy ito. May kasamahan si Desmond na naputulan ng paa, at sinabi ni Herb na iwan niya na ito dahil hindi na tamabubuhay pa. Sumigaw siya para dalhan siya ng stretcher at desidido siya na iligtas ang kasamahan niya. Patuloy na nasasakop nila ang lugar ng mga Japanese at nasabugan naman si Andy. Binato ni Smithy ang bomba sa loob ng mga Japanese at tagumpay sila sa unang araw ng gera. Sila ay nagpapahinga na pero si Desmond ay pupunta pa rin sa mga kasamahan niya para tignan kung may buhay pa. Tinamahan siya ni Smithy. May nauwi pa silang isang tropa na buhay pa. Siya ay nagpahinga kasama si Smithy. Dito ay naging magkaibigan na ang dalawa. Kinuwento kung paano binugbog ng tatay niya ang kanyang ina at muntik na niyang itong mabaril. At dito nangako siya na hindi na ulit hahawak ng baril. Habang sila ay nagpapahinga agad naman silang nilusob ng napakaraming kalaban at dito napilitan ulit silang umatras. Mas marami ang napuruhan sa kanila ngayon. Nabaril si Herb sa paa nang gagamutin siya ni Desmond. Sinabi niya na ibigay na lang ito sa mas isa pang sugatan. Nang mabaril si Smithy sa katawan agad itong nilapitan ni Desmond. Tinusukan niya ito ng morphine. Pinipilit tumakbo dahil hindi na kinakaya ni Smithy. At nang ibaba niya si Smithy, ito ay wala ng buhay. Siya ay napahinto sa nangyari. Habang nagsisibabaan ang mga kasamahan niya dahil sa pinagbobomba na ang taas, siya ay nagluluksa sa pagkawala ng bago niyang kaibigan. At dito hinahanap niya ang Diyos para kausapin siya. Nang may marinig pa siyang isang buhay na nanghihingi ng tulong, at kahit mag-isa at mapanganib na, pinuntahan niya ang mga sugatan niyang kasama. Bumalik na ang ibang sundalo sa kampo para magpahinga, at gamutin ang mga sugatan. Hindi nila alam na may naiwan pa sa taas. May mga buhay pang naiwan ngunit hindi na sila makalakad pa. At nakita ito ni Desmond. Binabo niya ang mga ito gamit ang natutunan niya kung paano magtali sa pagsasanay. Habang kumakain ang dalawang nagbabantay, nagulat ito nang may sundalong ibinababa at akala nila ito ay kalaban. Nagulat ang mga ito sa patuloy na pagbaba ng mga sugatan.
Sa paghahanap ni Desmond, nakita niya na isa-isang binabaril ng mga Japanese ang mga kakampi niya para siguraduhin patay na, nang marinig niya ang isa pang sugatan. At dahil papalapit ang mga ito sa kanilang pwesto, tinakpan ni Desmond ng buhangin ang mukha nito at kumuha si Desmond ng bangkay para naman takpan ang sarili niya. Ligtas naman silang pareho nang makalagpas ang mga ito at agad niyang hinila pabalik ang sundalo. May isa pang sugatan sa malayo at nang pupuntahan na ni Desmond ito, bigla siyang nakita at binaril ng mga Japanese. Dito ay tumakbo siya at napunta sa isang underground. Sa pagtatago niya may nakita siyang sugatan na Japanese at pati ito ay tinulungan niya. Gabi na nang makalabas siya at nakakita na naman siya ng isang pangbuhay. Maraming sugatan ang naiwan, at hindi sumuko si Desmond na kumuha ng makikita niyang sundalo na pwede niyang maligtas. Nagulat naman si Howell nang makita niya si Desmond. Nauna niyang binaba si Andy at nagulat si Captain Clover nang makita niya ang mga ito. Tinanong niya kung paano sila nakababa. Sinabi ni Andy na si Desmond ang lahat ng may gawa. Hirap naman si Desmond na iligtas si Howell dahil sa mga sundalong nakapaligid sa kanila. Kinuha ni Desmond ang baril ni Howell pero ginamit lang niya ito para gawing hawakan at mahila si Howell. Tumakbo ng mabilis si Desmond habang bumabaril si Howell. Malapit na silang maabutan ng mga Japanese. Sinali niya si Howell at sinipa para mahulog sa baba. Pinigilan niya ang tali gamit ng kanyang kamay. Nagtago si Desmond dahil pinagbabaril siya ng mga sundalo. Sinabi ni Howell na nasa taas pa si Desmond. At biglang tumalon si Desmond kasama ang bangkay ni Smithy. Pinagbabaril naman nila ang mga Japanese na humahabol sa kanila. Sa baba pagkahawak nila kay Desmond ito ay nagulat. Tila na trauma ito sa nangyari sa taas. Nilapitan siya ng mga kasamahang sundalo para tulungan. Ngayon palang naramdaman ni Desmond ang takot na dapat ay naramdaman niya sa taas. Tila tumaas ang respeto ng mga ito kay Desmond. Pagdating sa kampo nakita niya ang mga tinulungan niyang sugatan. Kinausap siya ni Captain Glover. Sinabi nito na mali ang pagkakakilala niya kay Desmond at humingi ito ng tawad. At dahil sa taas ng respetong nakuha ni Desmond sa mga kasamahan niya, hindi sila babalik sa taas nang hindi kasama si Desmond. Ngunit kailangan niya munang magdasal dahil araw ng Sabado. Hinintay nilang matapos si Desmond sa pagdadasal at saka sila bumalik sa taas para labanan ulit ang mga Japanese. Tagumpay silang napasuko ang mga ito ngunit may isang naghagis ng bomba sa kanila at si Desmond ang sumalo nito. Sugatan si Desmond at dinala nila ito para ibaba. Ito ay hango sa totoong kwento ni Desmond Dost na nagawang magligtas ng 75 na tao sa gera nang hindi gumagamit ng baril.